ito si Binnie Binnie. Karina, di Mayuga. Ang tagal ng ilagang ito. Kumusta ka, Karina? Karina, maaari bang sabihin mo sa lahat ng ating tagapakinig ngayon kung bakit lumako ka sa palatuntunan ito ng tawag ng tanghalan? Talaga pong hilig ko ang pagkanta. Pangarap ko pong maging isang kanyag na makaawit at umaasa ko na sa pamamagitan ng tawag ng tanghalan ay matutupad ko ang aking pangarap na yan. Maraming salamat sa'yo. Naway magtagumpay kayo, ha? Sila po yata ang ina ni Karina. Wait, Manong. Maligayang pagdating. Naaalala nyo ba si Karina Apable? Siya ay isang retiradong aktres at singer na nagsimulang sumikat noon dekada 60. Kung si Charisse Pempenco ay ang Pilipina na nakasama sa palabas na Glee sa Amerika, si Karina naman ay nasa American television show na Barney Miller noon 1980s. Siya rin ang orihinal na star ng Agoncillo family, na marami ang pamilyar ngayon sa kanyang pamangkin na si Ryan Agoncillo. Alamin natin ang naging buhay ni Karina sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Si Cora Agoncillo, na mas kilala sa kanyang stage name na Karina Apable, ay ipinanganak noon February 9, 1945 sa Rosario, Batangas. Siya ay pangatlo sa mga supling nila Josefina Villena at Vicente Agoncillo, at lumakit nagkaisip sa Maynila. Siya ay may taas na 5 talampakan at 1 pulgada, na nagtapos ng elementarya sa Rafael Palma Elementary School. Nang siya ay mag-high school, si Karina ay pumasok sa Far Eastern University sa Maynila, at dito na rin nag-aral ng kolehiyo. Subalit siya ay nakarating lamang ng first year AB sa FEU, bago siya huminto sa pag-aaral. Sa kanyang kabataan ay pinangarap niya na maging isang announcer sa radyo, at sa edad na 5 taon, siya ay lumahok sa Tita Betty's Children's Show. Matapos nito ay nagsimula na siyang gumanap bilang radio talent sa mga drama program. Siya rin ay madalas naririnig na umaawit sa iba't ibang palatuntunan sa radyo, na nagsilbing exposure ni Karina sa industriya ng entertainment. Maliban sa radyo, ay isinasama rin ng kanyang tiyahin ang batang si Karina sa mga television stations, at sa murang edad ay lumabas siya sa ilan commercial tulad sa patalastas ng Carnation Milk nung araw. Noon 1960, si Karina ay nakasama sa palatuntunan sa radyo na may pamagat na butika sa baryo. Nang isa pelikula ang programang ito, ang dalaga ay nakasama rin sa cast ng movie, at siya ay nagsimulang makilala sa showbiz. Ilan pa sa kanyang mga naging pagganap ay sa Meeting de Avance noon 1963. I'll See You in September, at Palikerong Kutsero noon 1967. We Only Live Twice, at Agent Swen Manong noon 1968. I'm a Tiger, Patria Adorada, Dugo ng Bayani noon 1969. Intensity 70 noon 1970, at marami pang iba. Maliban sa radyo at pelikula, si Karina ay naging mainstay din sa mga programa sa telebisyon, tulad ng daytime variety show na Stop, Look and Listen noon 1968, hanggang 1972, at sa Oras ng Ligaya. Siya rin ay lumabas sa children's show, Nakidiland ng Channel 5, at nagkaroon ng sariling show na pinamagatang Karina sa Channel 11. Nang ideklara ang martial law noon 1972, at pinatigil ang mga television productions, ang kanyang showbiz career ay bigla ang natapos. Ang pangyayaring ito ay hindi naging dahilan upang panghinaan ang loobang singer, at siya ay kalaunan nag-migrate sa Estados Unidos upang subukan ang kanyang kapalaran doon.
Siya ay nakasama sa 3 episodes ng sitcom na Barney Miller, bilang ang mail order bride ng karakter na si Deputy Inspector Frank Luger. Siya rin ay nagkaroon ng ilan TV commercials, tulad ng Reggie Jackson Barbecue Grill, at Winner Schnitzel Hot Dogs, kung saan siya ang umawit ng commercial jingle nito. Sa labas ng limelight, si Karina ay simpleng tao lamang. Siya ay mahilig makinig ng mga plaka, manood ng sine, mag-fishing, at mamasyal. Paborito niya ang alimango, sinigang na baboy, at hipon. Ayaw niya sa mga taong atrevida, at naniniwalang ang bawat pangarap ay may katuparan, kung pagsisikapan. Ang kanyang hindi malilimutang karanasan, ay nang minsan siyang naaksidente noon May 31, 1968, nang nabangga ang kanyang minamanehong kotse ng isang owner-type jeep sa Quezon City. Nabali ang kanyang kanang kamay, at ito ay inoperahan sa National Orthopedic Hospital, at siya ay na-confine ng ilang araw sa Santa Teresita Hospital. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng trauma sa aktres, at matapos nito ay naging mas maingat siya sa pagmamaneho ng sasakyan. Sa buhay pamilya, si Karina ay napakaagang nakapag-asawa. Ang kanyang unang naging asawa ay ang television director na si Raul Silos. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng 4 na mga anak na sila Richard, Robert, Karina, at Ronald. Ang kanyang panganay na anak ay isinilang niya nang siya ay 16 na taon gulang pa lamang. Subalit ang pagsasama ng mag-asawa ay hindi na uwi sa panghabang buhay, sapagkat sila ay kalaunan nagkahiwalay. Noong 1970s, ang actress-singer ay muling nagpakasal kay Leonard Bell na isang Amerikano, kung saan sila ay nagkaroon ng isang anak. Ang kanilang pagsasama ay tumagal ng 7 taon, subalit si Leonard ay di inaasahang pumanaw. Muling umibig si Karina sa 3 pagkakataon, at nagpakasal kay Samuel H. Gray, na muli ay isang Amerikano. Minsan din siyang naging stage aunt sa kanyang pamangkin na si Ryan Agoncillo, nang ito ay pumasok sa industriya ng showbiz. Nang ito ay makapag-asawa, ay palagi ang bumibisita sila Ryan at Judy Ann kay Karina sa Estados Unidos, at masayang tinatanggap ng dating singer ang mga ito. Sa kasalukuyan ay 76 na taon gulang na ang dating aktres at singer, at sinasabing siya ay may malakas pa rin na pangangatawan. Siya ay masayang namumuhay na malayo sa limelight, at nagta-travel pag mayroon pagkakataon. Si Karina ay proud sa kanyang mga naging tagumpay sa loob at labas ng showbiz, at kontento sa kanyang mga narating sa buhay. Siya ay naging inspirasyon ng marami noon, at nagpasaya sa kanyang mga tagahanga sa maraming taon. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Karina Apable, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pag-ibig ko, hindi mo lamang ang buhay.